Mga S-Friend, ang inyo nakikita ngayon sa aking likuran, ito po sana talaga yung pinaka-entrance ng tunnel na kung saan dito sana dadaan yung tren na mula po sa Pangasinan patungo sa Baguio City. Yun nga lang, dahil nga sa nagkaroon na rin ng mga iba't ibang mga aspeto kung bakit sila na-abandona, kung bakit hindi na ipagpatuloy ang proyekto, kabilang na po doon yung digmaan, kabilang na doon yung lack of fund dito po sa ginawang proyektong ito, kaya naiwan na lang po siyang nakatenga ng ganito. So hindi rin natuloy technically yung sanay proyektong railway o railroad mula dito sa bayan na ito patungo sa Baguio City. At kung inyo po mapapansin mga S-Friend, dito sa pinakabuka na ng tunnel, sa kanyang bunganga na to, mapapansin yung Roman numeral na iyan. At ito po yung nagsisignify, kasi lahat halos ng mga tunnel noong mga panahon ng mga Amerikano, lahat ng mga ginawa nilang yon, nilalagyan nila ng marking, katulad ng Roman numeral na inyo nakikita nga sa pinakadulo, pinakatuktok nitong tunnel na ito. At kung mapapansin, nakalagay MCMXIII. So, ibig sabihin, 1913. At yun po yung taon kung kailan daw ito kinonstruct. Pero base po doon sa research ng Team Plakado, ng Team Urbex PH Plakado, meron pong na-release na libro noong 1999 na pinamagatang The Colonial Iron Horse, Railroad and Regional Development in the Philippines 1875 to 1935 na isinulat ni Arturo Corpus. Sinasabi, ang Manila Railway Corporation na isang British company ay nag-start talaga na mag-organize o mag-construct ng railway patungo o paakyat sa Baguio City noong 1911. So maaaring itong tunnel na ito ay 1913 ginawa. Sa mga baguhan po sa ating channel, ang aking mga inaatupag po dito ay ma-abandon yung mga neglected o kaya mga lost places, ika nga dito po sa ating bansa. At isa nga dito yung Centennial Tunnel. Kaya umpisan po natin, kasi po isa po sa mga nagsusulong talaga para maideklarang cultural and heritage site itong Centennial Tunnel, syempre si Dr. Malyari. Ito rin po ano, bukod po dun sa mga available na online pieces of historical records, mga na-post na, mga naunang na-post, meron pa po ba kaming hindi alam? Kung pwedeng i-share ha, Doc, ha? Kung pwedeng i-share. May hindi pa po ba kami alam tungkol sa Aringay Centennial Tunnel? I don't know kung naging part siya ng discussion doon sa mga pinos ko. Pero parang evolution yan. Evolution yung parang nagsimula kasi itong Centennial construction, parang yung from Aringay magkakaroon ng railway going to Baguio. So it is under the Philippine Commission yan. So naging project ng Philippine Commission, 80% ng nailatag lahat yan, kaya lang pumasok. Wow. Yung pumasok si Cannon Road. Okay, so much prefer, alam mo na, may, whether you like it or not, ganun siguro ang politika ng politika, maski noong unang panahon at saka hanggang ito, mas prefer nila na i-construct yung Cannon. Road. Oo, so ang hindi nila alam, mas naging magastos yung Cannon Road kaysa doon sa itong plano nila na railway papuntang Baguio, kaya hindi natuloy. Doc, sabi ito po nila, ba yung sinasabi nila na ano, parang yung isang tunnel doon, yung asin tunnel po ba? Oo, apat na tunnels yan. Apat na tunnels that you have to discover, go and discover for yourself. Talaga. Kami yung una, pagkatapos there is one sa border ng Aringay at saka Benguet.
and then there's one sa may Nagituban, and then sa San Luis. Doon so, sa apat. Asin, ngayon, apat yun. Gaano po katotoo, Doc, yung sinasabi nila na kaya daw maraming naghuhukay doon dahil may treasure? Yun na nga, yung isa sa mga kasi ginamit na kuta ng mga Japanese yan during the World War II. So, after that, madami daw nagpapakipakita. Pagkatapos may nakita daw silang what we call this, ahas na mayroong kumikinang doon sa kwan. Alam mo naman yung mga paniniwala na may nakita kang ahas na mayroong kumikinang sa may ulo, eh, mayroong ginto daw doon. They thought it was the Yamashita treasure. So yun, it's very unfortunate kasi nga, according to yung mga taong nakausap ko during the research, ang mga nakuha daw nila, mga helmet. Mga bayonets, mga buto ng tao. So it means na siguro yung doon nilagay yung, ang niisip ko na, nire-recreate ko na yung based doon sa report, doon siguro inadala yung mga kasamahan nilang sugatan, pagkatapos they heal them, doon na rin namamatay, doon na rin nilibig. Tapos may mga nakita pa ako mabutas, Doc, sa mga wall. Walls. Oo. So isa rin yun ata, baka nagbabakasakali sila na baka may makita din daw doon na mga... So lahat naman ata halos, Doc, ano, kung ewan ko kung mag-a-agree kayo sa akin, lahat ng mga abandoned train station sinasabi nila may nakabaon daw sa ilalim, kaya minsan may mga hukay. At yun nga, mga S-Pen, tulad ng aking sinabi kanina, hindi na tayo makakatungo pa kahit man sana sa kalahatian nitong tunnel na ito. Kasi kung tutuusin, mula po sa aking kinaroroonan hanggang dun sa Bukana, parang nasa 1/4 pa lang talaga ito. Kaya lang yun nga yung sinasabi ko kanina dito, may mga hukay na tayo natagpuan. At ito nga yung sigurado, yung paniniwala kasi ng mga treasure hunters na baka daw o maaaring nandito nga daw talaga ibinaon ang mga, kung tawagin, yung talagang, alam mo yung sikat na Yamashita treasure. Yun nga lang, sigurado wala din naman silang nahanap. Kaya yung ang nangyari, ganito, naiwang nakatiwangwang at talagang nakabukas. Lahat, hindi na tinabunan pa. Marami po kasing factors ang itinuturo ayon po sa research ng Team Orbex PH Placado TV kung bakit ganun na lang nahayaan at na-abandon itong project sana, itong sanang ambitious project para sa henerasyon sana ngayon. At isa na nga po dito, mga S-Friend, yung masyadong mataas at nagkamali sila ng pag-estima ng pondo na mismanage nila, nagkaroon ng pagkakamali lalo na sa pag-overprice ng mga right of way, yung mga payments para doon, yung matataas na bayad para doon sa mga European workforce kasi sila po yung nanguna dito noon. At bukod pa po doon ay yung sourcing of materials mula po sa Manila, yung hauling charges, lalong-lalo na siyempre yung iba pang mga serbisyo na kaakibat doon upang matapos itong proyekto. At dahil na mismanage po yung pondo, yung budget, ang nangyari, yung original na costing sana nitong buong tunnel na ito ay nadoble. Dahilan para talagang malugi at mawala talaga, maubos ang pondo agad-agad. Yun ang isa sa mga advantage kung magiging national cultural treasure yan. Pwede silang magkaroon ng what we call this official archaeological expedition para ma-document lahat kung what happened through time. Ganon. We're doing our very best and create kaalaman para dito sa Centennial Tunnel para maprotektahan din ng mga tao kasi it's their history, it's our history. Hindi lang Aringay ang may history niyan. It's parang Philippine history sa railway system niyan. Doc, meron na po ba talagang dating marker doon sa harapan? Meron po talaga dati. Talaga ng marker, pagkatapos sinira. Nung nakita ko siya talaga nung una ay sabi ko, may mga ito pala, meron pa lang mga ganito sa Aringay. Sabi ko, ganun.
bakit hindi na-take care? Na-kwan na lang siya, na nagkaroon na lang ng focus yan kasi noong 100 years, kaya naging tinawag na Centennial Tunnel. Opo. At isa pa mga S-friend doon sa nakalap nating information tungkol dito sa aking kinaroroonan ngayon, ang Centennial Tunnel, balak daw pong gawin sana itong historical and ecotourism site ng local government. Yun nga lang, hindi po pumayag ang Philippine National Railway dun sa request ng local government unit dahil nga naman syempre hindi pa rin po pwedeng i-acquire ng local government ang property dahil sa PNR pa rin po itong Centennial Tunnel. Bukod pa po doon, bawal din daw po nilang i-upgrade yung railway infrastructure dahil baka daw soon magkaroon ulit, baka makonekta ulit at magkaroon daw at ipagpapatuloy ang pagkakaroon ng PNR patungo sa Northern Luzon. At yun nga din, isa din po sa kanilang sinasabi dito mga S-friend ay base dun sa nilalaban ng PNR dun po sa management 6 years ago, sinabi din po nila mga S-friend na maaring ito ay isang violation din sa batas. Kung kaya't hanggang sa ngayon, ito pong nakikita nyo ay as is, ganito po talaga. Abandonado at talagang puntahan na lamang ng mga bikers group, ng mga nais mag-pictorial. And yun nga lang, ang nagawa na lamang po nilang proyekto dito ay yung lagyan ng konkretong daanan patungo dito sa lugar. At kung inyong mapapansin, putol siya. Hanggang dito lang po yung daan at hindi talaga itinuloy hanggang dun sa may tunnel. And mostly po, nakikita ko majority sa mga nagpupunta ng mga bikers group, mga ganyan. Yung iba napapadala lang, mga motorista lang talaga. So ano po yung pwede nating ma-remind sa kanila, Doc? Once halimbawa pumupunta sila dun sa Centennial Tunnel. Okay. Ang pwede kong i-remind sa kanila is one, appreciate our past, okay? And correlated with the present. Dahil hindi natin maialis yun sa atin dahil ito yung ating nakalipas. Wala tayo ngayon kung wala yung nakalipas natin. Okay. Second, protect our past. So ibig sabihin po, ipoprotect mo yung past mo, iprotect mo rin yung structure that stands for your past. And then protect your environment kasi madaming... dahil hindi pa implemented yung Centennial Tunnel Management Group, ang daming nagtatapon ng kung saan-saan na lang ng mga basura diyan. So sana huwag itapon doon yung mga basura nila, dalhin kung saan may basurahan. And then fourthly, tulungan niyo kami para mapanatili ito at eventually, may enjoy natin to ng fruits of our past to the fruits of our labor ngayon. So, yun lang ang masasabi. O mga S-friend, bitin na naman, okay lang yan. So, you're gonna ask for more. Nakas naman. Maaari mong i-rewatch ang mga naunang abandoned places in the Philippines vlog sa ating channel. At syempre, maaari mo rin kaming bigyan ng konting tip sa mga alam mong open to the public na abandoned structures na pwede rin nating ma-explore soon. Kaya i-comment na yan sa ating video o kaya naman i-PM mo na lang sa aming Facebook page ang Urbex PH Plakado TV. But first, hit like and follow. For more Urbex videos soon, stay tuned by hitting subscribe and the notification bell, then select all para madala kita sa iba pang abandonadong lugar sa mga susunod na episode. Maraming salamat na naman sa pagsama sa ating Abandoned Explorations, mga S-friend. Ako pong muli si Rico Loco at ito ang Urbex PH Plakado TV.